Doon namin tinuruan si mama na mag-internet, parang nga nalilibang. Sis, natuto siyang mag-YouTube, mag-Google. Sis, tinatype niya Carmela Tunay. Eh, actually, kahit itry niyo ngayon, Carmela Tunay sa Google, katabi niya Kim Fajardo. Kung doon niya nalaman, anak, ano itong mga nababasa ko na ganito ganyan? Hindi yan, mama. Wala yan. Mga shit-shit lang yan. Hindi yan sa UAAP. So parang major deny pa ako kasi nga kami, parang growing up, takot talaga kami sa mama. Good evening sa ating mga Virtual Playmates and welcome to our 6th episode of Virtual Invasion of Privacy. At ngayong gabi ay makakasama po natin, Carmela, pakinggan mo itong spills ko, ah. Makakasama po natin ang isang valuable player, online influencer, brand ambassador, host, commentator, and sports analysis, ang mapagmahal na si Carmela Tunay. Palakpakan po natin. Yeah! Analyst lang, Beth! Hindi analysis! Sabi ko, Carmela. Analysis, sabi mo. Flashback. And sports analysis. End of flashback. Thank you. Ulitin po natin. Analysis po. So, Bes, ito na nga. So, familiar ka naman syempre dito sa virtual invasion of privacy, di ba? Actually, hindi ko nasisimulan. Lagi, di ba, kapadulo na ako, nakakatempo. Lagi kang sa pinali ka na pumapasok. Oo, yung mga 5 minutes na lang. So, ang ginagawa natin dito usually, syempre, invade namin yung personal space nyo. Tapos, syempre, marami kasi nag-request talaga pag nag-virtual invasion of privacy ako na sana po si Carmela i-guest nyo. Kasi, di ba, meron kong sariling show na anong tunay? Na usually, ikaw yung nagtatanong doon, no holds bar. So, gagawin natin yun dito. Pero sa akin, medyo mas malala lang ng very light. Pero, in a fun way. Masayang-masaya. Unang question natin ay nasaan ka daw muna ngayon sa mga panahong ito? Nasaan ka ngayon? Una pa lang siya, so mahirap na. Ay, mahirap. Siguro nabili mo. Nasaan ka ngayon? Andito ako sa condo. Condo? Condo. Naka-condo. Naka-condo with family ba to? O sino ang kasama sa condo na to? With my fur family, ang mga pusa namin. Pero yung family ko talaga nasa Makati. Yung family mo sa Makati, ito yung bahay niyo talaga, tama? Mm-mm. Etong kondong to, kondo niyo ni Kim, tama ba? Kung di ako nagkakamali. Kanya lang to. Ah, kanya. As a housewife ka pala dyan. Oo, as a dishwasher, ganon. Saan ka na inabutan ng lockdown? Actually, yung parang early parts ng lockdown, sa Makati talaga. Kaso, ang nangyari kasi si Kim, hindi siya nakauwi. Eh, syempre, wala siyang kasama dito. Unlike ako, may family naman ako. Eh, naisip ko yung family ko. Magkakasama naman sila. Kung si Kim, kawawa, walang kasama. Sinama ko na siya dito. Pero, nung nag-GCQ na, umuwi na kami pareho sa families namin. Tapos so, ngayon, bumalik na rin siya. Mm-mm. Si Kim sa Batangas, tapos ako sa Makati. Diyan pa sa condo, Bes, nag-i-stay ka rin sa condo ni Kim? Ngayon? Hindi, natutulog ka ba dyan? Mga ganyan. Oo. May mga gamit ka na rin dyan. In fairness naman talaga kay ano. Ang lakas makaano, haaligin ng tahanan ni Kim sa eksenang yon. Before kayo, ay, mamaya ko lang itatanong. Pattern kasi yung question ko. Sunod-sunod talaga to. So, sige. Na natin. So, medyo light muna yung... Nanonood yung ate ko, ah. Oh, no! Saan kang park ngayon ng condo? Sa sala. Sa sala. Yung condo ba ay may kwarto? Studio ba? Actually, nakuha niya to parang studio lang. So, pinagawa namin mga partition. Kaya siya ng 2-bedroom, pero yung isa, ginawa na lang niyang walk-in closet since marami rin siyang gamit. So, parang 1-bedroom na lang. So, itong area to, dito kayo madalang tumambay din ni Kim? Dito, sa sala. Oo, dito kami nag-workout, tapos nag-Netflix, ganyan. Kasi yung bedroom namin, as in kama lang siya. As much as possible, ayaw nila may gamit doon. Kasi natulogan lang. Speaking of bedroom, since virtual invasion of privacy to, pwede mo ba kaming dalhin at ipakita mo sa amin yung bedroom nyo? Sabi ni Pia, guys, sir, favorite kong mag-sleepover dyan. Oo, dito rin natulog si Pia sa sofa na to. So dito kami nag-workout. Ayan, may nakamat. Ito yung salat. Ito si... Sorry, gumapawan ako! Ano ba lang? Ito si Kaf. Nandiyan ba si Kimi? Ako pala naman ang mukha ako kung nandito ako, eh, dorm niya to. May guest. Ayan, so bed lang siya talaga.
Oh, ilan may bayad po yan. Ilan ang pusa nyo? Tatlo. Ito, si Amber. Tapos, nasa na yung dalawa. So, ito, pag sa bedroom bed lang siya talaga. Tulogan okay. Na. May nag-request sa amin kung pwede daw makita yung mga skincare products mo na ginagamit dyan. Okay. Ito ko kaya yan kasi ito yung sponsor ko. Makita eh. Hindi. Ano to, halo-halo. Ang dami ko kasing ano, ang dami kong space for skincare para lahat ng kwarto. Meron akong part dito, halo yan, iba si Kim gumagamit. Tapos, meron din ako sa CR. Ayan, parang nabubok na ganyan. Matali yung wifi nyo, no? Ganyan. Okay. Pag tinamad ako dito, nanandun na ako sa kwarto, dun na lang. Tapos, meron din akong dito. So, parang tatlong part yung ano ko, yung mga ka-skincare ko. Kasi, best thank you, ang dami mo kasi pinadalang top ko. Kaya, sila nga yan, no? Pero, medyo natambakan siya. Marami. Oh. Sabi ni Pia, guys, sir, pakita mo daw naman yung walk-in closet nyo. Ayan na ba yon? Oo, madumi eh. Puro, ayan. Lalagyan ng shoes. Eto, mix na yung gamit ni Kim dito. Oo, ito sa akin, tapos ito sa kanya. Ayan. Aray. Very husband and wife kayo dun sa ano, best na may gamit na kayo parehan. O yung nag-comment ata tong ate mo, sabi mo nanonood ako with mama. Yung mama mo doon nanonood ako, tama siya. Tess ha, ano ko sinasabi ko sa'yo? Sayang ang suhol ko sa'yo ha. Bilang nabalik ka na dyan sa safe place mo, nandiyan ka na sa sala ulit. Ito na, magtatanong-tanong na tayo ng mga questions, okay? Alam naman natin na ang dami mong ginagawa sa buhay mo. Kung sa volleyball player ka, nag-host ka, analyst, nag-commentator, influencer, di ba? Nag-influencer ka rin. Ang dami mong ginagawa. So, syempre, ang iniisip ng tao, siguro ang dami ng pera ni Carmela. Ano na daw ba yung mga napundar mo sa buhay? Wala ka, kaya nga hindi ka makatigil kakarami. Okay, hindi. May nakuwento ba? Share mo na yung nabili mo. Ano? House. Yun talaga. Kaya at a young age, parang ang dami ko nang binubuhay. Pero sa totoo lang, yun talaga yung pinaglalaanan ko. Yung house na nabili ko for my family. Ano to? Sa'yo lang o para ilipat na yung buong family mo? Actually, hindi namin plano yung dun talaga titira. Yung parang everyday okay. Dun manggagalit. More of gusto lang namin may sarili kaming bahay. Kasi yung tinitira namin sa Makati, hindi siya sa amin. Sa auntie ko siya. Ayun, parang na-promise din kasi ng papa ko sa mama ko na bibilihan siya ng house. Kaso nga, napaaga ang ano, ni papa sa heaven. Kaya, ayun. So, ayun guys. Dun sa nagtanong, mayroon na si Carmela nabiling bahay para sa family niya. Ayun. Kaya, nakita niyo naman lahat ng trabaho ay pinapasok na po ni Carmela. Yung next question natin, bilang ang dami mo daw ginagawa, ang tanong nila, paano mo daw napapagsabay-sabay lahat nung mga yon? Panganay ka ba? Bunso, sis. Ah, bunso. Okay, so yun, paano mo daw napapagsabay-sabay yung ganun mo? Siguro, ano lang din, yung mga tao na nakasama ko, supportive din. Kasi parang ang daming times talaga na muntik na talagang bumigay. Alam mo yung nakakapagod, sis? Yung parang, kunyari minsan nagda-drive ka lang, tapos may iyak ka na lang kasi parang, shit, ba't yung ginagawa ko? Samantalang yung mga kasabayan ko, bili-bili lang ng shoes, travel. Pero ako, hindi ko yun magawa. Kasi parang kada galaw ko, kailangan, parang planado, parang ganun. So parang, kahit normal day lang, parang ako aligagers palagi. Kasi nga, iniisip ko na may kailangan akong bayaran, ganito, ganyan. So more of discipline lang din sa sarili eh. Parang set your eyes on the goal kasi yun nga, like I said, may pinaglalaanan nga ako ng expenses din para sa family, ganun. And ako balik na, diba sabi mo kanina, may iba na ayaw ng may ibang ginagawa. Ako hindi naman ako mapakali pag walang ginagawa. Siguro nasanay na lang din as a student athlete na maraming ginagawa. So, ayun. Saka syempre time management din, diba? Kung gusto mong maraming gawin. Saka ano ba, hanggat may project, dampot lang ng dampot, diba? Alam naman natin, diba? Mas ngayon, bukod sa pag-volleyball, mas nakikilala ka sa pag-host. Tapos you have your own online show, yung ano, tunay. Ito ba yung something na gusto mong gawin dati pa bukod sa pag-volleyball and nai-enjoy mo naman yung bilang isang host? Gusto ko talagang mag-host pero parang pag-vlogging kasi hindi ko na-realize na shock vlogger pala ako kasi for me, hindi ko tinitreat na vlog yung anong tunay kasi parang show talaga yung treatment niya. So dati, wala naman talaga si interest ko na mag-vlog kasi hindi ako marunong mag-edit, mag-ganyan. So ang dami rin nagre-request mag-vlog ako. So parang nung nagkaroon ng idea yung virtual playground na gumawa nga ng show, ayun, parang sabi ko, baka ito na yung chance na magawa ko yung gusto ko, which is hosting. Parang hindi kasi ako into vlogging, into hosting talaga. Tapos parang very fit pa na nag
gamit yung pag-chismoso ko doon. So, ayan. Parang ginawa ko na rin kabuhayan yung pag-chismis. Maraming nagsasabi, Mela, na pag successful ka sa love life, pangit daw yung career mo. Pag successful ka sa career, wala ka daw love life. Anong pakiramdam na ikaw daw ay pinagpalang tunay na meron ka lang love life at maganda daw ang career mo? Ano daw ang secret doon? So, hindi naman, kala nyo dyan. 3 years na kaya akong bitch. So, yun. Pag-fair na! Nagsusuka ako, bitch! Ano ba yun? Okay, ang dami ko rin namang pinagdaanan bago naman ako sumaya ng ganito. At saka, akala nyo lang laging masaya. Hindi naman kasi lahat pinopost social media, no? Kahit outspoken ako, hindi naman lahat nakikita doon. Although, ayun nga, basta point ko lang is hindi naman ako, alam mo yun, yung araw-araw Pasko na masaya. May mga challenges din talaga, pero sabi ko kanina, napapaligiran ako ng tamang tao. So, nakakayanan ko talaga. Parang ever since kasi, kahit malungkot ako, wala lang, minsan parang ako negatron na, dadawag yung sarili ko, pero parang laban pa rin si girl, kaya ayun, nakasanayan ko na lang din siguro na maging positive kahit pa paano. Bilang kanina, bilang na-mention mo naman, halos 3 years or 4 years ka ng bench. Eto, yung next question ko tamang-tama kasi karuktong nito eh, Carmela, yan. Diba, na-mention mo naman sa mga bashers mo and vocal ka naman, aminado ka na sa mga past leagues, parang bench player ka, diba? Isang galing na rin naman sa'yo. Kung sakali daw na mapipirmahin ka bilang endorser ng bench, tatanggapin mo ba ito? Oo naman. Parang sinabuhay ko na nga eh. I think I'm the perfect person. Diba? Parang I love bench talaga, guys. Naisabuhay ka na talaga siya. Feeling ko malapit ka na rin dun kasi yung kabarkada natin sa virtual na si Richie Sandy ay nasa bench. So feeling ko anytime soon, ikaw na yung kakatawan talaga sa salitang bench. So ito na, Mela. Medyo ano na to, medyo nagiging seryoso na yung mga next question. Masaya na to. Nung nakaraan nga, nawala sa isip ko na si Gemma Galanza rin pala yung guest natin. So parang nawala si nga pala LGBT. Parang, ba't di natin sunod-sunod rin na puro mga, ano na, mga Transformers na yung mga i-guest natin, ng mga kaibigan natin. Ako, ayos nito. Ayos hindi ka Transformer. So eto na, kwentuhang siya ni Bumblebee na po ang pag-usapan natin. Masaya na to. Paano, eto, mga sa akin na to, ah. Kwento mo naman ako, sa akin. Ayusin mo, ah. Kwento mo sa amin kung paano ka nag-out sa family, sino unang nakaalam at anong mga reactions nila. Matagal tayong magkakilala pero parang hindi natin napagkwentuhan to bukod sa alam ko lang yung mom mo hanggang ngayon parang hirap pa rin siyang tanggapin. Yun talaga yung tumatak sa akin eh. Pero alam mo kung bakit? Alam mo bakit? Lagi kong pinapaalam na kasama kita. Lagi kong pinapaalam na kasama kita. Sa mama ko, pero si Kim talaga yung kasama ko. Ah, oo nga, tinkwento mo sa akin. Diba, naalala mo? Pinaano sabi ko sa mama ko, pupuntahan tayo, pero si Kim, ganyan-ganyan. Kaya si Mika Reyes naman to, lagi niya sinasabi, ano mo, Bes? Minsan kamukha mo si Kim Pahado talaga. Sinasabi talaga, ay, minsan may isang picture talaga si Kim Pahado na akala ko talaga ako. Paano ka nag-out? And sino yung mga unang nakaalam? Ano yung mga naging reactions nila? Unang nakaalam, it's myself. Ano, guys? Kasi, first ko kasi si Kim eh. Parang before Kim, meron akong boyfriend na kupal. Oh my God, hindi ko alam na nagka-jowa ka. O sige, tuloy mo, bakla, tuloy mo. As in, may mga naging jowa ako in the past. Tapos first nga si Kim. So parang that time, nalilito-lito ako. Kasi, naalala ko yung teammate ko dati. May jowa din siyang babae, parang girl to girl na. Tapos alam mo yung tinatanong ko na, oh, paano kayo in the future? Anong gagawin nyo? Ganyan, puro ko ganun. Kasi nga, wala nga akong idea sa ganun. Kasi sa school namin, wala namang ganun masyado. Halos wala. So, nung na-realize ko na parang bet si Kim Marini. Kasi na... Gusto ano talaga? Alam mo, uso pa yung BBM nun, yung BlackBerry Messenger. Tapos, ano nga to, yung BBM status ko for 2 months. Parang identity crisis. Ganun. Kasi 2 months ko talagang inaalam. Mga ilang taon ganito? So, second year college, mga...
17, ganyan. Padibuka? Padibuka noon? Oo. Noong dibu ko, isa na akong official tomboy. Buti hindi ka nag-decide na ma, hindi ako magdidibu ng 18. Sa 21 na lang ako, para walang ganon. Kaya naman, so far. Okay, verbally ba ito, Bes, sinabi mo sa mama mo na, or naramdaman nila na parang, minsan kumakain kayo, bigla na parang ma-shibuli a kiss. Walang ganon. Hindi. Wala. Kasi, hindi marunong mag-internet yung mama ko. Okay. Before. So, wala siya alam dyan. Tapos, si Kim, nandiyan sa bayan namin. Kasi, parang kasama sila Ara that before. Tapos, okay naman. Tapos, mabilis sila naging click kasi Batanggen niya si Kim. Batanggen niya rin kami sa mother side. Wala, okay naman sila. Eh, ano ba to? Nung namatay yung papa ko, doon namin tinuruan si mama na mag-internet. Parang nga nalilibang kasi wala ako sa bahay. Naka-dorm ako. Tapos, mga ate ko wala din. Tess, natuto siyang mag-YouTube, mag-Google. Sinatype niya Carmela Tunay. Eh, actually, kahit itry niyo ngayon, i-click niyo Carmela Tunay sa Google. Katabi niya Kim Fajardo. Carmela Tunay, Kim Fajardo. So, doon niya nalaman. Tapos, parang nung una, tinatanong niya pa na, anak, ano itong mga nababasa ko na ganito, ganyan, ganyan. Hindi yan, mama. Wala yan. Mga ship-ship lang yan. May ganyan sa UAAP. Si Nika nga, tsaka si Ara, may ganyan din. Ganun ko pa. So, parang major deny pa ako kasi nga, kami, parang growing up, takot talaga kami sa mama. Yung papa ko, that time, nasa state siya. Alam niya, kasi nag-internet siya, eh, ganyan. Tapos, okay. Minsan niloloko ko ng papa ko na, ano, kaya crush ka ni Fajardo. Kaya gano'n niya ako pag magka-chat kami. Pero yung mama ko nga, medyo conservative kasi traditional, ganyan-ganyan. So, ayaw niya. Okay. Kasi yun, minsan sinasabi ko na, ano ba sinabi? Basta parang palambing eh na. Sabi ko, ma, mabait naman ako, di ba? Mga ganyan-ganyan. Binabanata ko ng gano'n. Eh, sabi niya sa akin dati na ayaw niya nga lang kasi daw nag-TV daw ako. Baka daw anong sabihin about sa akin, ganyan. Is kumaalam na ang buong mundo, support niya. Kasi ikaw nga lang talaga eh, ganyan. Tapos nung gabalikan kami ni Kim, parang birthday ko last year, kaya nagsabi ako. Tapos sabi niya, anak, pag-usapan muna natin. Eh, yung mama ko, hindi naman niya ako kinakausap about, kasi parang tinatakasan niya yung issue eh, parang gano'n. Oo, ay, hindi niya talaga, ay, natanggapin muna for now, baka gano'n. Pero, eto na nga, in my defense, hindi lang ako. Yung ate ko, na magte-30 na, hindi pa rin boto yung si mother. Pero lalaki yun ah. 5 years na to sila. Wala, ganun talaga yung mama ko. Actually, sila ng mga tita ko, sa lahi nila, ganyan sila. Lahat talaga ng mga jowa, ayaw nila. Gusto nila tumanda kami ng mga lalaga. May nag-comment, natawa kasi ako sa nag-comment. Ang sabi dito, ano sabi? Dapat sinabi mo na lang, mama, Transformers ako. Sige po, kasi sa try ko. Yun, na-mention mo kanina na after ni boyfriend, si ano na kagad, si Kim. Nakailang jowa ka all in all? Grade 6 may jowa na. Charot lang. Ano ba to? Alalde. Lalaki din yon. Oo, lahat. Sige nga lang. At saka yung isa. Dalawa lang yung jowa kong... Parang ang landi-landi mo kung mag-isip ka. At 2 na lang. 2. 2. Official. Gano'ng katagal yung dalawang yon? Yung isa 1 month lang. Yung isa 2 years. Nung mga panahon na, no, Mela, na parang yon, alam mo na sa sarili mo na LGBTQ, ano ka, member ka, may mga lalaki pa rin ba na pumuporma? Tapos anong sinasabi mo sa kanila? Sa'yo ba? May alam nagka-tempa ba? Din? Meron. Nakaka-pikon actually. Kasi di ba may group tayo sa BP. May mga message dun ha. So, binablock ko. Hindi ako nang ipag-usap kasi automatic block. Pero, meron din sa labas. Pero hindi ako nag-entertain at all. As in, dead ma talaga. May tumawag pa sa akin, sis. Sabi pa sa akin, be. Tapos, sa isip ko, aga, sis, close tayo. Be agad. Be. Kakalang ko pa. Hindi talaga kinaya. Block pa sa akin. Makakalok. So actually, masaya yung mga next na question natin. Pero Carmela, sinabi mo nga na meron ka mga pre-prepare ng mga questions. Yung mga question mo muna, kasi excited ako kasi first time ko lang na pumayag na magtanong sa akin bilang host ka rin naman. Go, Carmela! Pero best disclaimer lang ha. Ito, ipinagtanong ko rin to sa mga kaibigan at sa mga fans and bashers mo ha. Hindi ito nang galing sa akin. Ito from Twitter. Sabi na, sino daw sinasabi mong best friend mo na nilanggi ka pero biglang nawala pero bumalik sa condo dahil may sakato? Ah, yung ex ko yun na nanloko sa akin. We'll be right back.
ano na din, sakto, sabi niya rin, name your past relationship. So, pakipangalanan na din yung... Si Lucas. Lucas yung pangalan niya, actually. 2 years ko siyang... Actually, hindi ko naman masasabi na naging jowa ko sa business kasi pag nagkakaroon ako ng ganyan, walang label. Pero, open relationship. Kumbaga, pag ayaw mo na, sabihan mo ko. Nakapag-jowa ka na ba ng alaga mo? Or hindi jowa kahit clean lang? Ako, yung mga... Lalo na sa virtual, wala. Takot talaga ako eh. Diyos ko, nung sinunin mo, manginig naman ako sa isang tabaho. Ang daming lalaki dyan, gusto jowain yung alaga mo. Sa isa na lang. Kanino? Kino yung pinaka, parang shock, pigil-pigil ako, pero gusto ko itong jowain. Dati talaga, gupong-gupo ako kay Richie Rivero. Pero alam mo, oo, pero alam mo yung kasi yung feeling best na pag nagiging kaibigan mo yung mga, nawawala talaga eh. Oo, naka-cancel out. Diba? Bakla nasa Netflix ka na, ang mga movies mo nasa Netflix. Inuulit-ulit ko pa yan ha. Pero paano ka daw ba talaga na-discover? Alam mo, sa kasamaang palad, na-discover ako ni Mark Salaman. Kasi fan ako, mahilig ako magpunta-punta sa mga shooting. Fan ako ni Enrique sa kanilin. So may one time, nanonood ako ng shooting ni Enrique. Nandun ako sa gutter. Akala siguro ni Mark, tae ako sa gutter. Eh huminga ako, umalaw ako. Ay, buhay, sabi ni Tapos, si Enrique Hill kasi, gustong-gusto niya akong sinasama sa mga shows niya, out of town. Kasi, ginagawa akong clown, tawa-tawa, ganyan-ganyan. And yung show si Enrique, si Katrin Bernardo, friends ko si Mark with Katrin. Pinalaw niya ako sa Twitter, tapos siguro si Bakla aliw-aliw sa akin, natutuwa. Tapos, nung graduation ko, kinabukasan nag-message siya kasi Mark Salamat. Sabi niya, hoy, congratulations, graduate ka na, tara, work na tayo. Pinapunta niya ako ng ABS, and the rest is history. Ayun. Ang no, taray. So, parang... May magahay sa atin na isa ring ampon. Oh. Pero gusto mo talaga mag-artista? Like, actually, bes, hindi. Kasi noon, alam ko naman na pangit ako, bes. Tanggap ko naman yun. Sabi ko, fan-fan lang ako, fan-fan. Pero sabi nga nila, di ba, binugang mundo, hindi mo naman alam kung ano yung hindi mo in-expect. Yun yung ibibigay sa'yo, di ba? Pero kung papipiliin ako, mas gusto ko talaga mag-host kaysa sa pag-artista. Oh, ito, ibabalik ko sa'yo yung tinanong mo sa akin. Ano na naipundar mo? Ang dami niyo, di ba, magkakapatid? Kasi tulad mo, Carmela, breadwinner din ako. Pero ako kasi, panganay kasi ako. So, sampu kami magkakapatid. Baog si mama actually, pero sampu kami. Lahat yun, binubuhay ko, pinag-aaral. Nanood sila mama, nakabili na rin ako ng bahay at lupa, pero hindi ko pa pinapalipatan. Wow. Kasi papa-renovate ko pa siya. May bahay naman kami sa QC, pero gusto syempre, medyo mas malaki. Saka iba pa rin yung may napundar ka, diba? So, surprise ko sila, pero pinapa-renovate ko pa. Gusto ko kasi mangyari, susunugin ko muna yung bahay namin sa QC para pagkasunog ko yung lang tayo bahay. Tapos biglang may susi. Oh, surprise! Meron na. Ito, last na to, Beth. Kasi naintriga din talaga ako dito. Oh. May na-aura ka ba daw na PBB housemate? Na-aura ng PBB housemate? Nakalandian. Aura, basta, landi, or kahit anong... Landi, oo. Meron naman, syempre, best. Ganda. Sige na. Hindi ka na nga, hindi ka na lalaliman. Show mo to, eh. O, go na. Ikaw na. Pabalik na tayo kay Carmela. So ito, Mela, naging kayo ni Kim. Tapos, naghiwalay kayo. Noong nagkabalikan kayo, sinong gumawa ng paraan at anong nangyari? Gumawa ng paraan? Ang hirap naman yung kwento niya. Sinuwento ko na ito eh. Para may mga taong nag-bridge sa amin, unexpectedly. Ito na, okay. Kasi meron yang exhibition game sa PSL, sa Bacolod gaganapin. Nakalagay dun sa listahan na teammate kami ni Kim. Parang PSL okay. All-Star sa Bacolod. Yun. Okay. Tapos, sabi ko dun sa team manager namin, sir, so ayun nga, nung nakita kong magka-teammate kami dapat, kasi hindi kami nag-usap ni Kim ever since nag-break kami. As in, wala talaga. Ah, so hindi maganda yung breakup nyo? Hindi. Dun sa panahon na hiwalay kami, hindi ko talaga siya matignan kahit mag... Diba sa game, yung mga shake hands, ganyan. Yung ko talaga si ate mo, kasi syempre, hiyang-hiya sa kaguguan. Anyway. Okay, so, wait, stop tayo dyan. So, ibig sabihin, siya yung nagloko, kaya kayo naghiwalay. Ako! Sige. Naalala mo, sis, nag-trending kami nung yung sabi mo na, yung nag-joust sila ni, Nag-trending kami, hayop ka, sabi mo sa akin.
So, nung nakita ko nga na teammate kami dapat sa exhibition game, sabi ko talaga, nagpalusot ako na chemistry ako, hindi ako, parang ayoko talaga si mama, hindi ko talaga siya carry makasama, yun ano, kasi nga nahihiya ako, ganyan. Parang meaningful din sa akin or sa amin yung Bacolod, kasi doon kami parang nagligawan stage nung 2012, 2013, ganyan. So, may mga friends kami doon na fan na may papadalang pasalubong. Tapos, nung bago umuwi si Kim dito, kasama niya yung mga fans na yon na friends, na, naging friends na namin. So, ayun, parang may mga pinadala, tapos habang magkakasama sila, lumimessage din sa akin yung mga ano na, oh, kasama namin si Kim ngayon, may papadala kami sa'yo, ah, sa kanya na lang namin ibibigay, ganyan, ganyan. So, parang si Kim nag-text na, hi, idol, ganun. First time in how many years ba? More than 2 years. Okay. Na nag-appear si Kim sa phone ko. Tapos, alam mo yung, nag-breakdown talaga ako sa dalawang words na yun, ha? Kasi parang, kota, ano ba sasabihin ko dito? Magsasorry ba ako? Ganyan. Alam mo yung reflection, ganito ang haba, sis, as in talaga. So, sinabi niyang hi, idol, ha? Oh. So, ayun, tapos, wala, binigay niya na yung pasalubong sa akin. And then, siguro, nag-feeling party kami at, ano, parang na-confirm na namin na parang hindi pa kami naka-move on talaga. So, ayun. Oh, okay. So, nalintikan yung mga... yun na yung nagbabalikan kayo. Hindi pa, medyo matagal pa. After that, oo. So, nung nakita kayo nito, in a relationship ka pa nito dun kay, ano, ex? Hindi kami nakita. Pinadala niya na lang kay Ren. Oo. Parang pero, kasi dapat... Pero kayo pa ni Panaga nun? Oo. Oh, sorry, nabanggit ko. Alam mo na natawa ko dyan sa salitang idol na yan. Kasi, alam mo yung idol na yan, ang magic word talaga yan. Kasi nung last time, kunento ni Gemma Galanza. Flashback. Alam mo, talaga, yung salita talaga na idol, Lodi. Iba ibig sabihin talaga, starter pack yan eh. Pet Malo. Lodi, Pet Malo. Kinakabahan talaga ako pag may tumatawag sa akin na idol o Lodi, parang hingi ng sapatos o sombrero kagad. Ang tawag dyan, ano, idol theory. Nakadalawa rin ako dyan kung gusto mong subukan sa sarili mo. Ano yung gusto mo? Ano daw yung pwede mong i-message kay Panaga at kay Morente ngayon? Rosado. Bakit? Totoo ba? Masaya yung love life nyo, ha? Masaya silang dalaw, masaya kayong kin. Ano yung message mo kay Panaga at kay Morente ngayon? Dahil maseri naman ang relasyon nila. Hoy guys, hello. Happy Pride, Momo and Pang, Mo Pang. Actually, minsan nagkikita kami sa mga F2, ano, siyempre, pag gatherings, magkakasama yung mga jowa. Nandun kaming apat, pero hindi kami nagpapuntunan. Awkward lang pero, siguro. Pero, okay naman kayo ni, ano, ni Michelle. Okay naman yata. Okay. Mukhang hindi sila okay sa mga, okay naman, pero di yeah. Stay happy. Ano stay ba? Happy. Kasi, si Chuwak super okay yan, and sobrang mabait, and, ayun, sa mga nakikita ko naman, sobrang happy nila. So, ayun, parang, happy pride, happy love. Maraming salamat, Carmela, at pinag-alaman mo kami. Thank you so much. Uy,